L. S. Yemen, Attorney Ulysses Aguila, for the special intention of Gaudencio Utrera, Presi Salazar and family, Regina Reyes, Nila Aileen Comple Macalintal, Jocelyn Perez Bilela, Yolanda Jose, Doctora Caril Guevara, Maria Del Mar Mendoza, Sylvia Neresena, Dr. Lydia Ye, Wilfredo Sunico, Justin Angela Crame, Annika Dimondon, Rochelle Ann Magnaye, for the poor soul in purgatory, for the eternal repose of the soul of Celso Maceda Sr., Alan Tenco, Joselito Tenco, Richard Arquiliano, Immaculada Reyes Avincula. Mga kapatid, sa sandali po ng katahimikan, patuloy tayong lumapit sa Diyos at tingin natin ang tawad sa Kanya. Ang lahat ng ating nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala, nang sa gayon tayo maging marapat makinabang sa pagdiriwang na ito ng Santa Misa. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo ang iyong sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mahusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para makiisa sa sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, buong taimtim niyong naiasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaungaw o pompiyang na tumataginting, kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos, at umunawa sa lahat ng mga hiwaga. Kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, anupat napalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidulot sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. O nagtatanim sa kapwa,
Hindi ito ay kinatutuwa ang gawang masama. Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno sa pag-asa, at nagtsatsaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi palubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala din ang ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito. Tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito ay nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakamadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasawil ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod sa bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo sa amin ang makamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa iyo'y nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, saan ko maihambing ang mga tao ngayon at ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumasayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumatangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo.
Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at umiinom tulad ng iba. At sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayun din, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamagitan ng kanyang mga anak. Mga kapatid, mga kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang umaga sa inyong lahat. Salamat po sa nanonood sa araw na ito at ng mga nagsisimba sa araw na ito. Ngayon po'y ating ginugunita ang dakilang kapiyastahan ng dalawang santo, si San Cornelio, Papa, at ni Saint Cyprian, Bishop and Martyr. Binabati ko rin po ang mga may birthday sa araw na ito, lalo na po sina Rain Cueto, Aida Comple, Brad Novis Deus Landicho, Emil Mirelliano, si Tita Vida Season Carion, Maribel Yemen, and Attorney Ulysses Aguila, at sa iba pa pong may birthday sa araw na ito. Kahapon po ay ating ipinagdiwang ang kapiyastahan ng Our Lady of Sorrow, ang ina ng mga ng hapis, na kung saan ay nakikita natin kung paano ang sakripisyo, pagpapakahirap ng mahal na ina para makatulong sa misyon ni Kristo. At ngayon po ay atin po rin ngang ipinagdiriwang ang dalawang santo, martir na St. Cornelius, siya po'y Santo Papa at Martir, gayon din po si Cyprian, Bishop and Martir. Na kapag pinag-usapan po natin ang pagiging martir, ito po'y may kaakibat ng pagsasakripisyo at hanggang sa bandang huli nga po ay sila'y nag-aalay ng buhay para lamang makasunod kay Kristo. At ito po iyong hinihingi sa atin, no? Kung paano tayo matutularan natin ang dalawang santo sa araw na ito. Ibig sabihin, sa pang-araw-araw nating pamumuhay ay hindi po natin maiiwasan ang magsakripisyo, hindi natin maiiwasan ang pagsubok sa buhay, dahil ito ay parte na ng ating buhay. Ang atin na lang pong hihingin sa Diyos ay bigyan tayo ng lakas ng loob at tibay ng pananampalataya. Halimbawa po sa Ebanghelyo sa araw na ito, sabi nga, saan daw may ihambing ang mga tao sa ngayon, medyo may kahirapan, ano? Kaya gumamit siya ng halimbawa ng mga bata, na minsan ay mahirap intindihin ang mga bata. Pag tinugtugon mo, ay ayaw namang sumayaw. Kung kailan nananambitan, ay ayaw namang tumangis. Kaya sa parte ng isang magulang, mahirap para sa kanila ang magpalaki ng anak. Dahil minsan sabi nga ng matatanda, ay kahirap kang ispilingin ng mga kabataan ngayon. Minsan ay mahirap nga talaga, no? Kasi iba yung pananaw, iba yung takbo ng kanilang pag-iisip. At hindi alam ng mga magulang na gayon din ang nangyayari minsan sa mga anak. Hindi rin nila maintindihan ang kanilang mga magulang. Sabi nila, sana sala sa init ay sala sa lamig, no? Kaya medyo may kahirapan, no? Kung papaano ito ay nangangahulugan itong tayo magsasakripisyo. Nangangahulugan itong tayo'y mag-aalay ng panahon, lawak ng pangunawa. At para malampasan natin ang ganitong sakripisyo, mapagtagumpayan ang sakripisyo at mga hapis tulad ng mahal na ina at ng dalawa nating santong ipinagdiriwang ngayon, si St. Cornelius at St. Cyprian, ang pinaka-bottom line ng lahat ay ang unang pagbasa, na kung saan
ay pinapaalaala sa atin ni St. Paul na may tatlong bagay na mananatili dahil ang lahat ay lilipas, ang lahat ay mapaparam. Ano man ang hirap na nating nararanasan at sakripisyo, itong lahat ay mawawala. At tatlong bagay lang ang matitira, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila, sabi ni St. Paul, ay pag-ibig. Para masustinahan, para makayanan natin ang hirap at pasakit tulad ng ginawa ni Maria at ng dalawang santo, kinakailangan tayo'y nagmamahal, tayo'y umiibig. Kasi kapag tayo nagmamahal at umiibig, maunawaan natin ang ating mga anak. Sa mga anak, maunawaan nila ang kanilang mga magulang. Dahil kapag umiibig, ang lahat ay magagawa. Dahil dapat ang lahat ng bagay ay ginagawa natin sa ngalan ng pag-ibig. Manalangin tayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng inyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng inyong mga martir, ang banal na naghahain, nagdulot ng kagitingan upang matiis ni na San Cornelio at San Cipriano ang mga pahirap ng kalaban na nagbigay din nawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni kay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na nasa San Ciprian at San Cornelius. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pinahaya kahit na sila'y mamatay, sapagkat minarapot mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri si walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwal natin. Sa ngalan ng Panginoon.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lakad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibinubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ni ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ay simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Papa, Ate Jesse na aming Bispo at Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay, Celso, Alan, Joselito, Richard, Imoculada, Hilarion, na may pag-aasang sila muli mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwangwa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tugubil ng kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag nawa po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, mga kaibigan, magbigyan po tayo ng kapayapaan sa Setisa. Peace be with you. Happy birthday, Brother Deos. Happy birthday, Ate Aida. Kudero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos na nagwagtang sa mga salasa. Kapatid, mga kaibigan, narito po ang ating Panginoong Jesucristo, ang pinakamahusay na manggagamot, ang Kordero ng Diyos na nag-ayos mga kasalanan sa libutan, mapalad ang nanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Salita man ako sa wika ng mga tao at anghel, wala kong pag-ibig manusaysay ng aking tinig. Ang ika'y Yeah.
espiritual na pakikinabang, aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita nang higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Oratio Imperata laban sa pandemya na COVID-19. Ama naming makapangyarihan, bukal ng awa at habagan, dumudulog kami sa iyo sa oras ng matinding kahirapan at pagdurusa. Ang iyong sambayanan ay nasa gapos ng sakit na dulot ng COVID-19. Kinihiling namin kami ay iyong punghayan na may pagmamahal at iligtas sa pamamagitan ng iyong mapag-ilong na kamay. Pukawin ang takot sa kalooban, panibaguhin ang pag-asa, at patibayin ang pananalig sa iyo. Dinadalangin namin ang mga nasa bungad ng pakikipagsalaran sa sakit na ito, ang mga doktor, nurse, at mga tauhan ng mga ospital, ng mga buhay na napasailalim ng mabigat na tungkulin, upang mailigtas ang mga dinapuan ng sakit na ito. Pagkaluban mo nawa sila ng kalakasan ng katawan at diwa, katibayan ng paninindigan, at kaligtasan mula sa naturang sakit. At para sa mga pumanaw dahil sa sakit na ito, dalangin namin sila'y makarating sa iyong makalangit na kaharian. Dinadalangin namin ang mga manggagawang patuloy na nagbibigay ng sarili sa paglilingkod at pangangailangan ng kanilang kapwa, ang mga namamahala sa kapayapaan at pagpapatupad ng mga batas, ang mga namumuno sa aming bayan upang labanan ang salot na ito. Patatagin mo nawa ang kanilang loob upang patuloy na kumilos para sa kaligtasan ng lahat. Dinadalangin namin ang mga taong dinapuan ng sakit na ito, ang mga nasa pinit ng kamatayan, at ang mga pumanaw na ng tigib ng hirap at pag-iisa. Naway ang kanilang pagdurusa ay maging pakikisa nila sa kahirapan ng iyong anak na namatay para sa aming kaligtasan. Amin ding hinihiling ang maagap na kalutasan sa salot na ito, ang pagtuklas ng lunas na gamot, at ang panunumbalik ng kaayusan at bagong buhay sa lahat ng bayan at bansa. Ang lahat ng ito'y hiniling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, anak mo, at aming dakilang manggagamot, kasama ng Espiritu Santo, isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, hinihiling naming kami pinaghaharian ng iyong espiritu at kagitingan ay maging mga saksi ng katotohanan ng mabuting balita ay sa halimbawang ipinakita ni na San Cornelio at San Cipriano sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po salamat po sa lahat ng dumulo ng misa, sa nag-serve sa misa at umawit sa misa. Sa mga makakapanood po nito, hindi na po live streaming, nagkaroon po tayo ng problema sa technical, kaya hopefully po may upload po namin after ng misa. Isusunod po natin ang healing session after this. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin. At pagpalain po tayong lagi ng may papagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagdiriwang ng misa ay natapos na. Tayo magsiupo para sa healing session. Salamat sa Diyos. Diyos. Come, Holy
Spirit, I need you. Kami pong muli sa umagang ito ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa biyaya ng buhay at sa biyaya ng pamilya, sa biyaya ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Tinataas po namin, Panginoon, ang mga taong nagdiriwang ng kanilang karawan. Sina Reinkweto Aldacoy Aida Comple, Novis Deus Landicio Emil Emiliano, Bede Season Carrion, Maribel S. Yemen, Attorney Ulysses Aguila. Tinataas din po namin ang mga mag-asawang nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Naway patuloy na lumalim at tumibay ang kanilang pagmamahalan at naway maging matatag sila sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Na makita nilang ang pagmamahalan ay laging may kakibat na sakripisyo. Tinataas po namin ang mga humingi ng aming mga panalangin. Ang lahat ng nag-text sa 0917-850-4702, ang lahat ng email sa frnel_osj@yahoo.com. Tinataas po ang lahat ng nag-message sa misang ito. Gayun din po ang nag-subscribe ng YouTube channel. Tinataas po namin ang mga taong humingi ng aming mga panalangin. Gayun din kay Regina Reyes, Nila Irene Comple Makalintal, Jocelyn Perez Vilela, Yolanda Jose, Doktora Khalil Kivara, Maria Del Mar Mendoza, Silvia Neresina, Doktora Licha Yi, Wilfredo Sunico, kay Justin Angela Crame, Anaka Dumundon, Rodel Andal Magnaye. Tinatas ko rin po ang aming 9 novices. Tinatas ko rin po ang aming 13 postulants, 3 immersionists, ang aming mga deacons, yun din po mga pari naming naglilingkod at nagmimisyon sa ibang lugar. Patuloy po niyong basbasan ang congregation ng Oblates of St. Joseph, lalo na po ang Philippine Province, para sa spiritual at financial naming pangangailangan. Tinatas ko rin po ang particular intention ng Hospitaller Sisters of Mercy. Tinatas ko rin po ang lahat ng aking parishioners, lalo na po ang mga may sakit. Tinatas ko rin po ang aking pamilya at mga kamag-anak at mahal sa buhay. Panginoon, patuloy po niyong biyaya ng pagpapala. Hayaan mo ikaw ay aming papurihan sa kabila ng hirap at sakit, ay mapupurihan ka namin tulad ng mahal na ina. Let us open our mouth and praise the Lord. Hallelujah! Open your mouth and praise the Lord. Hallelujah! Kera zelala hila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 l
babkat, basbasan mo sila at pagpalain. Bigyan mo sila ng haba ng buhay. Kalakasan ng katawan, tibay ng pananampalataya at pag-ibig sa'yo, lalalilalalien. Sa pangalan ni Jesus, padulin po yung biyaya at pagpapala. Tinatas ko lahat ng humihingi ng aming mga panalangin, lalo po si Kuya Luigi Bautista, sina Kuya Joel Almandres, my Lord, and Ate Irene Toriano, sina Ate Epsi and Kuya Noni Arboleda, para rin po sa particular intention ni Kuya Gaudencio Otrera, my Lord and my Savior and my God, complete healing para kay Coco Osorio.
sa komple family, my Lord and my Savior and my God. Ako'y alipin ng Panginoong walang kabuluhan, sumusunod lang sa iyong kalooban, tulad ko ay isang walis, marumi pero nakalilihinis, bazahan man sa turing pero nakagagaling ng may sakit. Padaluin mo ang iyong biyaya ng pagpapagaling, basbasan sila at pagpalan, oh my Lord, oh my God, and my seven, my King. Silver and gold I have none, where power of Jesus be healed. Silver and gold I have none, where power of Jesus be healed. Ginto at pilak ako'y wala, pero sa pangalan ni Jesus ay padaluin mo ang biyaya ng kagalingan na wika't isang saglit lang ay iyong ipadama ang init ng pagmamahal mo sa amin. Ama, padaluin mo ang biyaya ng pananalig, padaluin mo ang biyaya ng pag-asa, padaluin mo ang biyaya ng pag-ibig. Release all the pains in your heart. May the God bless you, protect you from all evil. By the power of God, by the healing power of God, release all the stress, release all the anxiety, stress in the Lord, and receive the Holy Spirit, the healing power of God and the giver of life. San Jose, ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. San Cornelian, San Cipriano, panalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat po sa pag-uwi. God bless us all.